All plumbing works included herein shall executed according to the provision of the Philippine Plumbing Code. As per specification, slope of the piping installation for sewage lines must not exceed the ratio of 1:20, but minimum of 1% maintained at the entire roof area to eliminate stagnant water accumulation. And all slope for horizontal drainage shall maintain 1% minimum. Proper elevation of the culvert is necessary to avoid the backflow or stagnant of water. Measure the elevation of the culvert in accordance to the reference point of the building, and use level bar and measuring tape to maintain the required slope upon installation. Sa nakikita po natin, ang mga culverts na ito or imbornal ay connected sa street sewer. Ang mga kasamahan nating construction workers ay dinidrill nila ang parte kung saan apektado sa paglalagay ng culvert. Mas maigi na tuloy-tuloy dapat ang daloy ng tubig kaya't iwasan ang magkasa ng elbow. Panatilihin ang elevation ng mga culverts kaya't habang papalapit sa street sewer, palalim ang hukay nito. Maglagay ng caution tape at safety signages sa mataong lugar upang alam nila na may ginagawa sa parting iyan. Sa napapansin po natin, karamihan sa mga dumadaan ay mga estudyante, kaya tubli ingat sa pagtatrabaho ang kinakailangan at kailangang matapos ito kaagad upang maibalik sa dating anyo. Habang ang iba ay nagdi-drill malapit sa street sewer, may mga kasamahan din tayong nagtatrabaho sa loob ng site upang mapabilis ang pagkabit ng mga culverts para maiwasan ang putik kung may bigla ang ulan. Iilan lamang sila sa mga kasamahan nating construction workers na di inaalintana ang sikat ng araw alang-alang sa pamilya. Palaging tandaan ang saktong elevation sa bawat culvert na ikasa upang hindi pabalik-balik ang trabaho. Itabi ang mga nahukay na lupa at bato upang itambak uli pagkatapos maikasa ang mga culverts. Tandaan na patuyuin muna ang kongkreto nito sa koneksyon ng dalawang culverts bago tambakan upang maiwasan ang leak. Ibalik ang mga nahukay na lupa pagkatapos ma-install ang mga culverts sa street sewer or main line. Unahin ang mga malaking bato at itamper ito ng maayos upang maiwasan ang crack sa panibagong buhos upon restoration. Bakit naisipan mong isulat yan? Oh, para na-explain yung mga bata na mag-aral ko po yun siya. Hindi ko mahirap ang mga nagtatanong sila sa inyo? Parang minamaliit kayo nung ginaw ng iba. Parang natuwa sila yung iba, natutawa. Tapos yung iba parang inisip nila na minamaliit kayo. Akala nila hindi kayo nagsulat. Yeah.
Pati si foreman ay natatawa din sa nakasulat. Ayon sa kasamahan natin sa construction na nagsusulat, hindi nila minamaliit at ikinakahiya ang pagiging isang construction worker. Ito isang paalala lamang sa mga kabataan. Ika nga niya, siguro nagtatrabaho siya sa malamig na opisina kung nag-aral siya ng maayos. Ganun pa man, may dahilan pa rin ang lahat. Di inaalintana ang init, tuloy pa rin ang pagtatrabaho at malapit na nilang maikabit ang huling culvert sa main sewer line. Sa ating napapansin, habang papalapit sa main line ay palalim ang hukay nito dahil ito'y sumusunod sa saktong elevation mula sa loob ng construction site. Kinakailangan na magtulungan sa pagbuhat ng culvert upang maiwasan ang pagkasira nito. At kung kinakailangan, gumamit ng martilyo at lagaring bakal habang kinakasa ang mga imbornal na ito. Itapon ng maayos ang mga sobrang lupa na hinuhukay upang maiwasan ang disgrasya. At habang hindi pa tapos ang trabaho, panatilihing nakakabit ang cushion tape at mga signages nito. At tandaan na dapat sakto lang ang pagtamper ng mga lupa na binabalik dito upang maiwasan na makrack ang mga ini-install na culverts. Pagkatapos maitamper ng maayos, simentuhin ito at ibalik sa dating anyo, pati groove ng brooming. Pagkatapos may restore ay tinisting ito, pinaagos ang tubig galing sa likurang bahagi ng building.